Hello po mga idol, mga lote. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang araw po. Okay. Welcome back po sa ating channel, Kusinas Cooking Sarap TV. Okay, welcome po. At sa mga nakapag-subscribe sa akin, thank you po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please paki-subscribe na lang po. At paki-click po ang ating bell icon para po pag meron tayong sunod na videos, manonotify po kayo at mapapaligid po lagi mga idol, mga lodi. Okay po. So ngayon po, magluluto po tayo ng napakasimpleng ulam, ang ating pork sisig. Okay po. So ngayon po, nandito na po ang ating gagamiting pork. Ito po mga idol, mga lodi. Hindi po tayo gagamit ng maskara ng baboy. Wala po tayo nabili. Gagamit lang po tayo ng 3/4 lang po na kasim ng baboy po or pork. Yan po. Nilagyan ko na rin po ng pamintang buo. Yun po. Whole black pepper. Yan. Binigyan ko na rin po ng asin or salt. Bitchin seasoning. At ang daon ng laurel po. Laurel leaves. Yan po. Pakukulin lang po natin to hanggat maging half cook po siya. Siyempre po. Okay. Dito po tayo. At ito rin po ang ating mga ibang sangkap. Ang ating pasas. Ang ating resence. Yan. Okay po. Gamit din po tayo ng durog na paminta, ang ating ground black pepper. Yan. Gamit din po tayo ng mayonnaise. Mayonnaise. Okay po. Gagamit din po tayo ng magic sarap seasoning at ang bitchin seasoning. Gagamit din po tayo ng pork chicharon. Okay, mga idol, mga lodi. Gagamit din po tayo ng toyo or soy sauce. Okay. Gagamit din po tayo ng nor liquid seasoning. Gagamit din po tayo ng asin or salt. Option lang po ito. Optional lang po. Gagamit din po tayo ng ang ating na-slice na sibuyas, onions. Yan po. Gagamit din po tayo ng onion rings. Yan po. Gagamit din po tayo ng calamansi. Okay? Calamansi. Gagamit din po tayo ng sili labuyo. Okay po. Kompleto na po ang ating sangkap mga idol, mga lodi. Siyempre po, hintayin lang po natin kumulo ang ating baboy at lumambot. Pagkatapos po, i-slice natin at ipa-fried po natin mga idol, mga lodi. Okay. Ayan po mga idol, mga lodi, balik na po tayo. I'm sure po medyo half cook na po ang ating pork kasim. Yan po mga idol, mga lodi, yan po. Kikik lang po natin kung malambot na po siya. Yun. Ayun, okay na po siya to mga idol, mga lodi. Papatay na po natin ating super kalan. Tapos po, nilipat na po sa ating plato. Okay, yan po. Mga idol, mga lodi, itong kasim po natin na ating pork, nasa 3/4 lang po siya. Hindi po natin iihawin po ito, walang ihaw-ihaw na mangyayari. Ilang po, laga lang po siya, tapos ipapread po natin. Napakasimple lang po ang ating pork sisig. Okay po mga idol, mga lodi. So ngayon po, dahil mainit-init pa po ang ating pork, palalamigin lang po natin bago natin slice mga idol, mga lodi. Kaya stay lang po kayo dyan, balik po tayo mamaya-maya. Okay mga lodi, balik na po tayo. Inumpisan ko na pong iniwa ang ating pork kasim. Ganyan lang po ang ating slice kasi malimig na po ang ating nilagang pork kasim. Ganyan lang po. So mga idol, mga lodi, napakasimple lang po ang ating gagawin. Yung iba po, talagang napakapino ang kanilang pork sisig, lalo yung mga nabibili sa labas, as in pinong-pino. So ngayon po, ang ating gagawin lang naman po, napakasimple lang naman po. Homemade yan po. Yan lang po ang gagawin natin ngayon. Napakasimpleng pork sisig. Yan. May halong taba at laman. Yung iba po, naglalagay po ng atay. Yun, nilalagyan po ng atay. Siyempre po, kadalasan po nilalagay talaga ang ginagamit sa pork sisig. Yung pong maskara ng baboy. Yun. Yung mukha ng baboy. Yun. Yung iba po mukha, tainga. Yun po ang nilalagay talaga sa pork sisig. Saka yung iba po, naglalagay din po ng utak ng baboy po yata. Yun. Sa mga sisling po, nilalagyan din po ng sariwang itlog. Pinapatong lang po nila. Yun. Tayo po, dahil simple lang naman po, hindi na po nating inihaw. Nilaga lang, tapos prito lang naman po. Yun lang po tinatawag na simple lang. Hindi na tayo mag-iihaw. Ipapread lang ho natin. So mga idol, mga lodi, stay lang ho kayo dyan. Tapos balik po tayo mamaya-maya. Okay. Mga idol, mga lodi, nakasalang na pong ating kawali. Medyo mainit-init na pong ating kawali.
pwede na po natin ilagay ang ating mantika or cooking oil. Hindi po natin nailagay kanina to sa ating unang videos po, okay? So, kailangan po talaga natin to kasi nga hindi po tayo mag-iihaw. Yan, okay. Ito po mga idol, mga lodi. So, ngayon po, hintay lang po natin saglit na medyo minute ang ating mantika or cooking oil bago natin ilagay ang ating pork casing. Yan po mga idol, mga lodi. Yan po. So ngayon po mga idol, mga lodi, mainit na po ang ating mantika dahil mainit na po ang ating kawali kanina. Ipapride na po natin ang ating pork casing. Yan po mga idol, mga lodi. Yan. Kita niyo po yan. So ngayon po mga idol, mga lodi, pwede na po natin lagyan ng kahit papaano ng kunting pampalasa ang ating liquid seasoning. Yan po, kunting pampalasa lang po. Okay. Ito po ang ating isang sangkap. Tapos po, maglalagay din po tayo ng kunting bitsin seasoning. Yan. Yan po. Tapos po, maglalagay din po tayo na ang konting magic sarap seasoning. Okay. Yan po mga idol, mga lodi. Pagkatapos po, halu-haluin lang po natin. Yan po, tingnan nyo po, pumuputok na po kagad. Mga ilang minuto lang po ito mga idol, mga lodi. Medyo tutustahin lang po natin konti o kaya'y fried. Yan po. Medyo ito fried lang ho natin na medyo tostado. Okay mga idol, mga lodi. Stay lang po kayo dyan at babalik po tayo ulit mamaya-maya habang hinahalo ho natin ang ating pork casing. Okay. Ayun na po mga idol, mga lodi. Medyo natutusta na po ang ating. Yan po, pumuputok-putok na po siya. Okay na po ang ating pork casing. Medyo na fried na po siya. Hindi na po talaga kailangan na sobrang tostado. Okay mga idol, mga lodi. Okay na po. May kunting mantika lang po siya pero okay na po dyan mga idol, mga lodi. Okay, papatay na po ang ating balan. Okay. Katapos po, ililipat na po sa ating lamesa para ating timplahan na po ang ating sisig. Yan po mga idol, mga lodi. Kikita nyo po yan. So ngayon po, maglalagay na po tayo sa ating mga ibang sangkap. Okay. Maglalagay po tayo ng toyo or kaya'y soy sauce. Yan, mga dalawang kutsara lang po siguro. Okay, dalawang kutsara. Dalawang tablespoon. Okay. Tapos po, halo-halo lang po ulit. Kita nyo po yung mga idol, mga lodi. Yan. Matatapos po, maglalagay din po tayo ng kunting liquid seasoning ulit. Okay. Naglalagay po tayo ng durog na pamintang ating ground black pepper. Napakasimple lang po itong mga idol, mga lodi. Simple po, ilalagay na po natin ang ating in-slice na sibuyas or onion. Okay. Yan po. Okay, tapos po ilalagay na rin po natin ang ating na-slice na chili labuyo. Okay. Katapos po, halo-halo lang po ulit. Nakita nyo po yung mga idol, mga lodi. Napakasimple lang po, di ba? Ayan po. Okay. Katapos po, ilalagay na rin po natin ang ating mayonnaise. Okay, ang ating mayonnaise. Isang sachet lang po ito, isang pack. Pero meron pa po tayong extra. Dipindi po sa ating panlasa. Kung gusto nyo po ng medyo manghang, magdagdag po kayo ng sili. Ayan po. O mga idol, mga lodi, okay. Tapos po, halo-halo lang ulit. Ayan. Kita nyo po yan mga idol, mga lodi, di ba? Tapos po, ilalagay na rin po ang ating pasas. Po, pasas ang ating raisins. Yan, okay.
Kita niyo po yan, napakasimple lang po, di ba? Okay, katapos po, halo-halo lang po ulit. Okay, kita niyo po yan. Pagkatapos po, lalagyan ho rin natin ng kunting asin or salt. Okay, kunti lang po. Po. Pagkatapos po, lalagyan na rin ho natin ng kalamansi. Siguro yung kalamansi, depende rin sa inyo kung gusto nyo ng medyo maasim. Pero ako po, siguro mga 3 piraso lang po na buo, na slice. Okay na po yun. Yan. Hindi naman po siya kailangan dapat talaga maasim ang ating sisig. Dapat lang talaga. Katamtaman lang. Yan po, parang pagmamahal lang po yan eh. Kailangan hindi ho gaanong mapait, hindi gaanong maalat, at hindi gaanong maasim. Yan po, isa na lang. Okay. Kumain dun mga lodi. Okay, tapos po. Nalaglag pa yung isang balat. Okay, tapos po. Halo-halo lang po ulit. Yan, mga idol, mga lodi. Nakita nyo po yan. Napakasimple lang po, di ba mga idol, mga lodi? Tikman ho natin. Yun. Siguro dadagdagan ho lang ho natin ng konting toyo pa. Dadagdag po tayo ng 1 kutsarang toyo o karay soy sauce. Yan. Katapos po, ilalagay na rin po natin ang ating kalahating mayonnaise ulit. So mga idol, mga lodi. So mga idol, mga lodi. Haluin ho lang natin. Katapos po, okay na po ang ating napakasimpleng pork sisig. Okay mga idol, mga lodi. Siyempre po, ang ating huling ilalagay po ang ating pork chicharon. Yan po mga idol, mga lodi. Yan. Para ho, crisping crispy ang ating pork sisig. Okay, ayan po. Kita nyo po yan. Oh, parang sizzling lang po, di ba? Okay. Oh, katapos po, ilalagay na po natin sa ating napakagandang plato. Okay, yan po. Mga idol, mga lodi. Ganito lang po kasimple ang ating ginawang pork sisig. Kita nyo po yan. Napakasimple lang po. Okay mga idol, mga lodi. Tapos po, pwede na po natin ilagay ang ating kalamansi. Yan. Ating natitirang chicharon. Mga idol, mga lodi. Pagkatapos po, ilalagay na rin natin ang ating sili. At ang ating onion ring. Yan. Ganito lang ko kasimple ang mga idol, mga lodi, ang ating niluto ngayon. Napakasimple lang po. Yan po mga idol, mga lodi. Maglalagay na rin po tayo ng konting mayonnaise. Yun. Yan po mga idol, mga lodi. So ito na po ang ating ginawang napakasimpleng pork sisig po mga idol, mga lodi. Okay. Sana po nagustuhan nyo po ang ating lutong ulam tanghalian, ang ating napakasimpleng pork sisig. Okay mga idol, mga lodi. So, ayusin lang muna natin. Ayan po. May natira pa po tayo dito. Siyempre, tira na lang po yun para sa ating ulam. Okay mga idol, mga lodi. So mga idol, mga lodi, pinagpawisan na po ako. Maraming salamat po ulit sa akin, panunod sa aking channel, Kusinas Cooking Sarap TV. So po, kung nagustuhan nyo po ang aking luto ngayon na napakasimple,
Please naman po, pagsabi na lang po sa mga kasama nyo na pakisubscribe po ang aking channel at pakisupport ko. Okay, thank you po ulit mga idol, mga lodi. Magkikita po tayo ulit sa sunod na video, sunod na araw. Okay, ingat po kayo lagi mga idol, mga lodi. And God bless po. Okay.